Hello friends, welcome back sa aking channel. So today we have a new visitor, Crown DSi 2000. So tingnan natin ang loob nito guys. So di tayo makapag test ng power nito kasi sira pa siya. So pakita ko na lang sa inyo ang laman ng amplifier na ito. So this is original, made by GBL. Hindi made by Crown, but GBL Digital Screen Series. So tingnan natin. Pero ang Crown naman, parang nakalimutan ko na guys, parang group pa rin sa GBL. So dito sa likod, so wala na tayong intro diretso na. So sa likod naman guys, ito Crown. Crown is a part of Harman Kardon. See, Harman International Company. So Crown GBL Mini More brand. So yan. So ito yung nasa likod. So siya 1200 watts. Isa ay 1000. So yan, 120 to 240, pero okay pala siya isaksak sa 220 kasi 240 volts. Ano? 240 volts. So made in China. So meron siyang bridge dual, 2 channel, 1 channel. So meron rong DSi 8 meter system monitor. So may control ka dito. Oh no. So iba yung ano niya, input niya. BGE or dito sa dito. So hindi siya XLR guys. Hindi XLR yung ano niya. Ano siya? May control. Oh no. So meron ding USB. Kaya pala GBL Digital Screen Series. So yan guys, so hindi siya normally na yung pang audio na pang sound system na amplifier kasi wala siyang XLR na input or PL input. No, ito yung input niya. Pwede dito, pwede dito. So dito, pwede ito gawin para manual. Pwede pa rin ito lagyan na lang ano, lagyan na lang ng ganun. Pareho naman din siya ng input, may plus, may ground at saka may negative. So yan yung likod niya guys. So sa harap ito, may cover ito. So yung cover niya, hindi siya na pipihit yung cover niya dito. Meron itong cover. Asa na, nawala. So nawala yung cover niya guys. Meron tong cover dito, pero hindi mo mapipihit yung cover. So pwede mo tanggalin ng cover, tapos dito ka magpihit. Yan o. So ang switch niya, switch TikTok switch. So display DSi 2000. So malakas pala ang DSi 2000 is 1225 watts. So yan guys, so select input. So meron siyang dito. So siguro dito ka pwede ka mag-enter dito ng power up and down, power up na volume up and down kung ayaw dito. So may indicator. So ngayon tingnan naman natin sa loob guys. So dito sa loob, dito muna tayo sa power supply. So ang laki ng ano niya, ang laki ng ups, takilit ups. So ang line filter niya, yan, ang laki ng mga capacitor, fuse at saka no, inductor. Wala line filter yan para sa mga ano, mga noise sa AC input. So inductor din. So merong dalawang ano dito, dalawang relay.
So sa pag-on yan, pareho sa high power sa mga malaking toroid at transformer, gamit ng mga gumagamit ng mga relay. So para sa substart. Substart gamit doon para sa relay. So ngayon, napakalaki ng ano niya, transformer. So ilang amperes kaya ito? So siguro tingin ko dito natos mga 30, 40 amperes sa kalaki ng chopper transformer niya. So yan, filter, switch sa loob. So kita na may mga regulator. May mga regulator dyan. Yan. Tapos may sa ito naman secondary dito. Secondary dito na side. Andali. So guys, primary, filter, dito chopper, secondary, output, dito yung mga diode niya. Ito naman yung regulator niya. So wala siyang PFC, diretso na sa chopper. So secondary output. Dito na secondary output. So dito na sa amplifier. So yung amplifier niya, makikita nyo ganyan. Oh, yan yung amplifier niya. So dalawang channel. So ito isang channel, at sa kabila isang channel man. So 2 channel na amplifier. So ibahin naman natin yung angle niya guys. Dali. Pabor natin sa ano, sa maliwanag para hindi mag against the light. So ngayon guys, dito yun ang daming parts ng ano, processor niya. Dito ang daming parts. Grabe. Grabe. Kakayanin kaya ito. So dito yung amplifier niya. Itong amplifier niya section. So ito processor pa lang ito. Sa preamp pa lang ito. Ito na yung amplifier. So sa ilalim nitong heatsink, ito yung ano niya, yung nagdadala ng class D amplifier. Kasi ito mga filter output na to sa class D. From square wave output filter dyan, AC output na yung lalabas. So ito yung ano niya, ito yung power niya. Hindi natin mabuksan. Ah, ayun, kita pala. Kita guys, meron siyang germanium there. Germanium. Sayang hindi natin mabuksan kung anong number o anong part number ng gamit nila. Para siyang germanium na transistor, pero hindi, pero hindi ito germanium kasi hindi ito ano, ano ba yan? Kasi MOSFET yung ginagamit sa class D. So malamang ito ay isang MOSFET na ang case, anong tawag ng case nito, kung sa luma pang mga transistor germanium type yung mga case, pero meron ng mga ganyan na silicon ang laman. So yan o, oh. Ilawan natin guys kung meron bang pailaw dito. Wala, walang pailaw, walang pailaw. Ayan o, oh. So yan yung mga regulator niya. Yan yung mga ano, output power. Yan na yung nag-a-amplify ng signal. So grabe talaga itong amplifier nito. So yan guys, ito yung laman ng Crown DSI 2000. So class D SMPS power supply with GBL processor. Grabe, daming parts. Woo. Kaya hindi ka magtataka kung bakit mahal talaga yung mga branded na amplifier, GBL,
Harman Kardon, mga product na Harman Kardon, Crown, saka mga lab groupin, ano pa yung mga ibang brand na mga mahal amplifier. So last time meron tayong ano ba yung na ano natin na features natin na tiningnan natin yung loob. Para ano din yun? Nakalimutan ko. So class D din, nag-worth siya ng 30 plus. Ito naman po ay tiningnan natin sa ano sa Google kung ano yung price niya ngayon. So ito ay nagkakahalaga ng 50 plus. 50k. Nagkakalaga ito ng 50k plus almost 60 ito. So ito yung pinakamahirap. So ang problem nito is power supply daw. So try natin, try ko itong i-repair. Siguro maka-vlog ako ulit kung na-repair na ito tapos maka-testing. So dito naman, ano naman, so yun guys, salamat sa panonood, thank you, subscribe po kayo para sa iba pang mga video, at saka i-like at hit nyo na ding notification bell para ma-info kayo sa mga bago nating ma-review na amplifier. Salamat sa panonood. Thank you.